JC! Here we go again. Today is an amazing day. Birthday ni Alan, a.k.a. Mamus. Ambush amazing interview. Ano yung spelling? Ambush amazing interview. Ang ating interview ngayon, well-known celebrity ng Pilipinas. Ano yun? Amazing James Blanco. Ha? Para ako mo na sa sumagot ka naman! Ano sumagot ka? Dahil ako, ako mga ka-amazing, ako mayroon akong sobrang fan ako nito dahil yung panahon ni Popoy and Basha, sa mga hindi nakakalam, siya yung bulag. Diba? Ang dali, ang sarap ng role niya. Oh, mahilap niya. Hindi, sinabi mo. Ano yung sabi mo? Ano sabi mo dun sa misis mo dun? Meron kang linya eh. Love is blind? Love yes! Love is blind. Ah, naalala mo diba? Di kasi isa sa movie na yan, yan yung nagpayak sa akin. Isa na yung movie na yan. Kaya yung James Blanco, napaka-amazing na kasama. Wow. Salita ka naman, lagi ka na lang. Yung co-host ko. Wala talagang kwenta to. Okay, so first question. For James Blanco, ano ang favorite PBA team mo? Katabi mo na ako. Oh. Yeah. Yung JB mo ko gusto rin mapunta sa Enebro din. Baka nanonood si Kobe. Importante yung role niya, tumatawa siya sa kayong mga dinudugso ko yung mga sinasabi ko. Yes. Yes, okay. Taga-yes ako. Next question for James Blanco. Favorite basketball player mo sa PBA of all time? Reposado. Ako dalawa eh. Ito, idol JJ and Mark Caguio. Pass and Furious pala. Pero, yung Legends, meron ba eh? Baldavid. Baldavid. Oh, yung pinalitan niya. Shout out, sir. Coach Baldavid. Di ba coach yung USD? USD. Coach, galingan mo. Kaya pa yan. Saka si Coach Rodney Santos. Balit, nakita ko sa news. Medyo down sila eh. Pero as long as hindi pa over, sige, kaya pa yan. Ano na to? Baldavid. Okay, next question. If hindi ka artista, ang palagay mo? Ang isang James Blanco, pag hindi ba siya artista ang James Blanco, ano yung naging pantang karyo? Ano yung player na kasi ako dito? Ah, naglaro din? Saan? Sa NCAA High School, PSBA. Anong team? Jaguars. Point guard. Alright. Okay, quiet in the center. So, frustrated basketball player din naman. Ah, frustrated. Hindi naman, kasi actually bro, baka yung basketball naging ato rin yan para maging artista ka rin, di ba? Yes. May possibility eh, dahil... Ito naman, frustrated actor. Ako frustrated actor. Tapos naging basketball player. So, kanya-kanya naman tayo, di ba? Ayun, may mga questions ba kayo? Mayroon si birthday boy. Birthday boy. Baka meron question. Baka yung sa acting. Oh, paano ba? Paano ba pag magaling na artista? Yan, gusto ko lang. Buti pa yung JB mo ko ni. Ito yung nilang nilang ako. Yes, yes. Palitan na yan. Palitan na doon ka na. Charot. Okay, game. Siguro na siyempre kailangan. Ano, hiling mo talaga rin. Passion mo. Oo. Tapos, pangalawa, parang basketball lang yun. Mabasahin mo talaga yung script. Pag-aaralan mo yung beat.
So, para maging maayos ng actor. Palabas sa basta rin, oh. May memorization. So, hindi naman kailangan i-memorize mo yung buong script. Kailangan mo arali talaga yung character mo. Parang sa basketball, kailangan mo ilang mga plays yung kailangan arali. Ganun din. How long have you been acting? 23 years. Grabe. 23? Yes. So, ilan taon na ba? 43. Pero mukhang bata pa. Mukhang lang 23 to. Hindi, wow. Pakita mo, close up mo. Pakita natin yung force, hindi sobra old. Mukhang 23 lang. Nag-stem cell ka ba? Naka-stem cell yan. No, mukhang. Mas mukha ka pang matanda. Grabe ka naman sa akin. Mas mukha pa siyang matanda, sa totoo lang. So, may bago tayong issue. Kaka-comment lang kanina dahil pinost ko yung nag-jajapusi kami. Sabi ng mga tao, ano daw masasabi natin dun sa ginawa nung yung bata? Yung mga sinuntok niya? Yung player ng GI mo. Oh, diba? So, in basketball community natin, meron tayong rights to say this kasi kami ni JJ, siyempre sa si JJ Bocon, PBA players kami. Pwede kami mag-comment dahil nasa peak na kami ng basketball eh. Yan yung pangarap ng Amores yung narating na namin. Sa side ng artista, ano yung makakomment mo dun sa ginawa ng bata? Or ano masasuggest mo sa kanya? Or any na pwede mong i-declare na as idea mo? I'm sure napanood mo yan. Yes. Alright, let's do it. Kasi siyempre, ina-idolize tayo ng mga players, mga artista, ina-idolize tayo ng mga bata. Eh. So hindi siya magandang ehemplo para sa akin. Para sa akin, medyo... Hindi siya magandang example. Hindi siya magandang example. Ano, hindi talaga magandang example yung ginawa niya. Siguro, bigyan ng magandang lifetime ban, yung gano'n. Yung mga gano'ng attitude. Kasi, pinapalag ang bata, siyempre, ina-idolize mo. Ako, yung anak ko, player din. So, hindi naman pwede yung nag-init ka ng ulo, manununtok ka na lang. Kahit sa larangan ng sports, or sa kahit sa something. Ka nag-init din ulo yung bata? Ay, mahirap sa amin kasi siyempre, pag nando ka na sa character mo, kunyari. Nangyayari ba yun? Oo, tusuntungan tayo. Minsan talaga, minsan meron mga fighting, nagkakatamaan, hindi na iwasan. Tapos, minsan meron mga character na medyo gano'n ka. Kasi, nadadala mo na minsan. Nadadala mo siya. Oo, mahirap sa kumando ka nakapasok doon sa character na yun. Kasi, dito sa atin kasi sa industry natin, walang time para ilabas mo siya. So parang may exercises kasi nilalabas eh para lumabas ka sa character na yun. So kunyari, ang character mo, siraulo ka. So minsan naiuwi mo siya. Naiuwi mo dahil sa sobrang wala tayong time para mag lumabas. May exercises na binibigay. So sobrang puyat, hindi na natatanggal. Kaya minsan, karamihan ng mga artista mayroon mga depression. So may narinig ako mga stories like that in Hollywood. Yung parang sila Jim Carrey. Hanggang hindi pa tapos yung movie, they stay in character. So kunyari, if you're the Joker, bro, the whole time, ganun sila. Yung mindset nila, Joker. Grabe. Okay, totoo pala yun. Mahirap lalo ng pagkunyari. Dito sa atin kasi, sa Hollywood kasi, marami silang time para makalabas mo sa character nila. Dito sa atin, wala eh. Pag sinabi ko na, for example, dito kasi instant eh. O, for example, Idol J, bukas, mayroon kang role, kontrabida ka. Bukas, kailangan, ready mo na agad. Talagang bibilisan mo basahin yung script na ganyang kakapal. Aarali mo na siya. Yung ipapasok mo na yung sarili mo dyan na ikaw na yun. So one day, kailangan mo naka-memorize mo na yung lines mo? Hindi in naman memorize. Kailangan, nasa yung character na yun, aral mo. Scouting report na. Aral mo na yung character na yun. So bro, anong kunyari, katabi mo siya mo, ang mga Amores? Amores. Yung bata, katabi mo, anong masasuggest mo sa kanya? Siguro... Ano yung pwede mong payo? Siyempre, medyo bata pa siya. Baka may possibility pa yung future niya. We don't know eh. But ano yung mapapayo mo sa kanya? Mapapayo ko lang sa kanya.
Siguro may pinagdadaanan yung bata. May pwede, di ba? May pinagdadaanan yung bata. Pero syempre hindi natin pwedeng yung reason God. Na daanin sa gumbang court yung pinagdadaanan natin. Hinihiwalay natin lahat yun. Siguro mapapayo ko sa kanya. Maging malapit sa Panginoon para magpipinagdadaanan mo. Madali mo malampasan. Tama. Kasi pag wala kang Diyos sa puso mo, madali kang makilita ang ilo eh. Tama. Madali kang freak out, madali kang paaway. Pero totoo yan. Pero kung ano kang spirit ni God, yes. Wala yan eh. Iinit ang ulo, wala. Wala talaga. Great advice. Kung sinong may nakakakilala kay Gian Amores, pakipanood siya sa PBA Moto Club namin sa YouTube channel. Bro, sa side ng artista, ito. Top 5 mo, all-time PBA players per position. Ha? Hirap-hirap dyan ah. Hindi, I mean, per position, syempre. Ano pa yun? All-time to Jay, di ba? All-time. Ang dalawang idol ko. So, 1 and 2. Pwede pa active dyan. 1 and 2. Pwede pa yung active. Pwede active, pwede. Pwede, pwede. Mahalata yung idol ko. So, number 1, Hunter Brand. Number 2 mo, Kagiwa. Yes. Number 3. Number 3. Sabi niya, Balda Beach. Balda Beach, syempre, kasabi siya. Hindi, so... Sa number 5 kasi, di ba? Hindi, one. So, Balda Beach, number 2 mo. Number 3 ko... Helter Brand, number 3 mo, Kagiwa. Kasi may Balda Beach ka sa number 1 mo eh. Hindi, number 2 si ano eh. Si... Number 2 ba yung Balda Beach? Point guard yun. Oh, number 1. One si... Pwede mo yung 2 to. 1 and 2 eh. Tapos Kagiwa mo, 3. Number 4 mo. Ito, big man ha. Eric. Number 4. Puro Hinebra. Major pain. NSD. NSD nga. 5. 5 ko. Mahirap na. 5. Kasi walang legit 5 ang NSD talaga. Hindi mo naman necessary kailangan NSD eh. Alam namin NSD ka. Pero kung may nabupusuwang ka na ibang team. Siguro ano. Mahirap sa panahon. Magay ng 5 para sa Benji Paras. Benji. Pwede yung 5 niya, pero mahina yung 5 niya to dahil si Benji 4 and 5. Medyo nasa 6'4", 6'5 eh. No? But siyempre, decision niya eh. You can't take away anything from Benji, that's bro. Power. Prime to ha, sinasabi natin yung prime. Si Benji Paras ay idol yun. Tower of power. Tower of power. Tower of power. Tama, so, tama. Ano, may question ka ba sa mga artista ng mga side? Soon, sa mga event namin, sa mga guesting namin, makakasama namin tong James Blanco. Yes. Oh, so far, nakakasama pa lang namin sila. Nakasama na kami ni James. Joros Gamboa, no? Sila Marco Alcaraz. Yung, meron nga silang binuong YouTube channel nila, yung Celebrity PH. Celebrity Basketball PH. Itas namin ni Idol JJ sa Sambeta. Yung kailan na Rason, Charmeta tayo. Yeah. Pero sobrang NSD fan ako. Sobrang. Grabe. Sobrang. Tamo, baliktaran lang eh. Idol niya yung basketball player. Ikaw, idol mo yung artista. Idol artista. No? Yeah. So, pa, makaka-amazing basketball na kaging artista. Ang JJ Helter Brand natin. Soon, sa Viva Max. Ay, or ABS-CBN or GMA. Yung Viva Max. Maunahan na lang po. Hindi, yung Viva Max na gagawin. Lalagyan namin ng basketball. Pagka may sexy na, hindi kami. May double lang. So, bro, thank you ah. Thank you. Ayun, quick lang. Alright? Ay, may question ka ba? Ay, sino ang pinaka-favorite mo na naka-leading lady mo? Ha? Oh. Pero kung magiging lead man ka, sino ang gusto mo maka leading lady? Ito, parang ano lang. Bea Alonzo? Bea Alonzo? Si Basha? Pero wala ka naman. Hindi, nung hindi ka partista. Nung nagbabasketball ka pa. Sino yung ultimate crush mo? Ha? Nung wala ka pang asawa, nung hindi pa kilala yung asawa mo dapat. Dahil pagkakilala mo yung asawa mo, tapos may crush ka, tapos ka doon. So single ka ngayon? Yeah, single yung bata mo. Come, let's join us.
So, sino yung ultimate crush mo? Adolita Rose. Donita Rose. Hindi ata kilala niya. Hindi, Donita. Hindi, kilala. Ako kilala ko Donita Rose. Eh, ano? Kasi yung picture. Idol, oh. Talaga. Ay, oo, no? Isang ka, parang proud na proud ka na binabantayan mo yung... Sobra. Yung Heather Brand, ah. Kasama yung mga legends ko nila. Right? Nice. So, mga ka-amazing, James Blanco is in the house. Ay, bro, idamay na natin yung sayo. Anong setup mo dun sa Amores? Hindi, sa iba na lang sa atin. Sa side niya na lang. Maingay. Yung ano kasi dyan, bro. Wait. May important na ano si JJ. Ikaw kasi, Jay, ikaw. Legends ka. MVP ka ng PBA. May karapatan kang sabihin yung pwede mo sabihin sa bata. Pakikinggan ka niya. Papanoodin niya to. I'm sure yung Amores papanoodin to dahil galing sa... Ang advice na to ay galing sa isang Heltar brand. Yeah, MVP. Pero... Gagawa tayo sarili mo. Relax ka lang. Ngayon, sabihin mo, panoodin yung ano. Sawsawera. Hindi, makaka-amazing. Subscribe and panoodin nyo yung guesting namin kay Sawsawera Queen. O, doon na tayo. Pero, advice lang to. O, ikaw. Yeah, that's tough, man. Kasi, di ba? But you watched it already. Yeah, sorry. I felt bad for the kid, man. Kasi, alam mo, minsan, pag sa game, our emotions get the best of us, right? It's happened to you, it's happened to me. Exactly. Pero, yun nga, sabi nga, bakit sa artista, nangyayari din sa kanila eh. Pero, yun nga, for me, I feel as if you don't give the kid a second chance, parang mali. I know what he did was wrong. Pero so everyone wants a lifetime ban. Ikaw, you want to give him a chance. Yeah, I feel, kasi bata pa siya, bro. Kids, they're gonna make mistakes. Diba? Hindi pwedeng they make one mistake na forever na sila, hindi pwede na maglaro. It also has to go back to yung support group niya. Support group? Oo. Oh, kailangan... Sobrang sinabi ni Idol. Maybe he needs God in his life. Maybe he's going through something. We don't know, bro. Maybe something is going on with his family. You know, there's a lot of personal things that could be happening that can push you over the edge. Minsan kasi, yung pressure manalo is difficult. Tapos may pressure ka pa sa labas. Pag nagpatong-patong lang yun, bro. Gano'ng mangyayari. So, I feel bad for what happened. Siyempre, dapat, you know, there is a punishment. Okay. Pero dapat... Wait. Ika-cut na natin dahil ituloy niyo yung panonood niyo sa Sawsawera Queen. Yung mga advice namin ni Amores. Oh, kita mo? Hindi. Okay na to eh. 20 minutes na eh. Ayaw mo? Tanungin mo siya kung gusto niya. Hindi. Siyempre, tutulungan ka namin. Hindi, tapos tigil ka rin ng ano. Oo nga, sa side mo nga.